Let us not call it an assumption, please, because this is not an assumption anymore. This is based on evidence, scientific evidence, and experts across the globe are already backing this up, and it's now being implemented in different countries. No, so sabi ko nga, anong pinakita natin sa table kanina, nakikita nyo na wala nang gumagamit ng testing approach para masabi na recovered ang pasyente. Katulad din ng sinabi ko sa inyo kanina, testing is a basis for infection. Para masabi mo kung isang tao ay may virus o wala, gagawa tayo ng test. Pero para masabi mo kung ang tao ay recovered o hindi, hindi natin yan gagamitin. Kasi nga, napaka-sensitive itong RT-PCR. Even as long as 55 days nga, yung sinabi ko sa inyo kanina, nagpa-positive pero non-infectious, wala nang sakit. Na lang talaga, yung kanyang positive na lang. Kaya naka-detain pa rin siya sa ospital for that long. So, ito naman talaga challenge. Kasi ang problema, stigmatize natin ang COVID-19 eh. Kapag may sakit ang isang tao, ayaw natin nilalapitan and all. But we have to believe the experts. Eh, kung hindi tayo maniniwala dyan sa mga eksperto na yan, saan pa tayo maniniwala? Wala na tayong pagbabasihan ng siyensya kung hindi tayo maniniwala. But I understand completely, Red, no? Na talagang magkakaroon talaga ng ganitong challenge. That's why we are saying, may safeguard tayo, kailangan lahat may minimum health standards kino-comply. So even these people who have been tagged as recovered, pag lumabas yan sa community, kailangan naka-mask yan, nag-physical distancing, nag-uugas ng kamay madalas. So ito yung safeguard natin. Because ito naman talaga ay nabinabase natin sa scientific evidence. And even around the globe, no? Wala naman tayong naririnig na pumuputok na balita na yung mga tinag nila as recovered, as we are now going to do, nagkakalat ng infection sa community.